Ayan guys, so makikita nyo ngayon kung gaano kalinaw itong ating motorcycle dashcam. Makikita ninyo naka split screen pa yan. Siya nga pala mga boss, baka marami magtanong sa inyo kung touchscreen ba to. Ayan mga boss, hindi yan naka touchscreen. Kaya meron niyang button dito, dito natin siya kukontrolin, okay? So itong arrow keys na to, pwede natin baguhin kasi yan kung gusto ninyo. Tulad niya, split screen, maliit yung harap, malaki yung likod. Ito naman, harap lang yung nakikita. Ito naman, likod lang. So siguro ako, I will prefer na yung likod lang makikita ko kasi syempre nakatingin naman ako sa harap. Tapos itong isa, malaki yung harap, maliit yung likod. Okay, so balik natin dito. Tapos ito, pag yung baba naman ang pinindot natin, makikita ninyo yung GPS. Okay, GPS yan. So kapag tumatakbo tayo, meron tayong speed dito. Kilometers per hour. Ito yung digital natin, ito yung magiging analog. Okay, tapos another good thing sa kanya, wait lang nga, ibalik natin sa record mode. Stop muna natin yung recording. Then kapag gusto nating makita yung mga recorded videos, diinan lang natin to. Yan, diinan lang natin yan. Mapupunta na tayo sa mga recorded videos. Ayan. Ayan, ito yung, tignan ko, ito yung biyahe ko kanina. Try nating i-play. Ayan, makikita ninyo, kita ba yung plate number? Ayun, no, kitang-kita yung plate number ng kotse, oh. Diba? Galing niya. Ayan, nakita niyo yung mga plate number. Hi guys, so matagal tayong walang video about motorcycle. So ngayong araw na to mga boss, welcome back sa paggawa ng video about motorcycle. And ang gagawin natin today mga boss, review tayo ng motorcycle dashcam na to. This is Akiyo. Okay, from Akiyo, ang kanyang model is AKY998GX. Okay, so sa mga magtatanong saan makakabili ng gantong klase ng dashcam for motorcycle, ilalagay ko nila lang yung product link sa video description and then sa pinned comments. Then, click nyo na lang po yun, then add to cart po kayo. Tapos, syempre, ang gagawin natin ngayon, install muna natin to sa aking motorcycle. Sa motorcycle pala ni Bayahu, hindi pala akin to. Tapos, syempre, before installation, unbox ko lang muna. Yung installation siguro, i-skip ko na dahil medyo matagal na proseso yon. Ayan, so, pagpasensyahan nyo na, wala akong tagahawak ng camera. Ayan, buksan natin. And ang ganda yung kanyang box. Parang black box siya. Okay. So, ito yung kanyang main camera. Main camera ba? Ah, hindi. Ito yung kanyang display. Main display pala to. Ayan. Sa itsura niya, mukhang waterproof display ito. Okay, ito yung magandang klase ng dashcam kasi yung dating dashcam na ni-review ko, hindi siya waterproof. So nakalagay lang siya sa U-box ng motor, pero ito, since waterproof ito, pwede na natin 'tong i-install sa handlebars ng motorcycle. Tapos ito yung kanyang controller. Okay. Tapos ano pa ba yung kasama nito? Ito. Bullet type. Bullet type na dashcam. Ayan o, dalawa. Bullet type dashcam. Front and rear, syempre. Tapos, yung kanyang heavy duty. Ito yung kanyang mga clamps and brackets. Tapos, ito. Tanggalin muna natin. Ito ngayon, yung kanyang heavy duty na harnesses. Ayan. Okay, so meron siyang main power line, tapos ito yung kanyang camera connectors. Ayan. Okay. So install ko lang muna to guys, then mamayan gagawa natin ng review. Titingnan natin kung malinaw ba to tsaka kung maganda itong motorcycle dashcam na ta. Ayan guys. So tapos na tayo sa installation nitong ating motorcycle dashcam. So temporary muna yung aking mga installation. Makikita nyo yung front camera ko nandito lang naka-install, nakapatong muna rito. Hinahanapan ko pa kasi siya ng magandang pagkakabitan. Itong ating main unit, handlebar type pala yung kanyang bracket, kaya wala akong makita rito sa Mio. Kaya dito ko muna in-install sa mismong throttle grip. Okay, itong handlebar lang naman to, left side naman to, tsaka hindi naman siya nakakaharang dito sa aking kamay, so okay rin. Tapos ito yung kanyang front camera, andito naman yung kanyang rear camera na naka double adhesive tape dito. Tapos, ang gagawin natin ngayon, syempre, ito yung ating monitor. Makikita ninyo, malinaw naman siya guys. Oh. Kitang-kita nyo naman siguro na malinaw siya. Okay, so, para mas makita natin kung maganda ba yung recording nitong ating motorcycle dashcam na to, syempre, babiyahe tayo mga boss para
Makita natin kung worth it ba yung pagbili ng ganitong klase ng motorcycle dashcam. Siya nga pala guys, itong ating motorcycle dashcam, pag turn on ko ng ignition switch, nakita ko nag-automatic record siya. Ayan, makikita nyo, nagre-record na nga siya agad. So, ibig sabihin, meron palang libreng memory card to. Ito sa gilid, oh. Ayan, may kasama siyang memory card na, ilang gig to? 32 gig. Okay, so libre na rin yung memory card niya. Pasok lang natin ulit. Tapos, ang kagandahan sa kanya, ayan, para hindi pasukin ng tubig. Okay, meron siyang waterproof ceiling. Ayan, para ito mismo, makikita ninyo, kahit yung sa installation mga boss, napakadali lang kasi lahat ng wire may label, ayan, nakalagay naman. Kung, ano siya, rear, ito isa is front, ito naman yung remote. Yung remote nga pala mga boss, hindi ko na kinabit. Actually, kung gusto nyo ikabit to, pwede naman. Ito yung kanyang harness. Ayan. Yellow wire. Yellow wire din naman to. So, kakabit nyo lang yan. Pero ako hindi ko na siya kinabit. Optional nyo na lang yan kung kakabit nyo pa. So, kagaya na sabi ko kanina, temporary muna yan. Kasi, wala akong paglalagayan talaga ng maayos nitong main unit natin. Kaya, maganda kasi handlebar type talaga eh. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, test drive na tayo, syempre, para makita natin kung malinaw ba, tsaka kung maganda ba talaga yung kuha nitong motorcycle dashcam na to. And guys, so makikita nyo ngayon kung gaano kalinaw itong ating motorcycle dashcam. Makikita ninyo, naka-split screen pa yan. Siya nga pala mga boss, baka marami magtanong sa inyo kung touchscreen ba to. Ayan mga boss, hindi yan naka-touchscreen. Kaya meron yung button dito, dito natin siya kukontrolin, okay? So itong arrow keys na to, pwede natin baguhin kasi yan kung gusto ninyo. Tulad niya, split screen, maliit yung harap, malaki yung likod. Ito naman, harap lang yung nakikita. Ito naman, likod lang. So siguro ako, I will prefer na yung likod lang makikita ko kasi syempre nakatingin naman ako sa harap. Tapos itong isa, malaki yung harap, maliit yung likod. Okay, so balik natin dito. Tapos ito, pag yung baba naman ang pinindot natin, makikita ninyo yung GPS. Okay, GPS yan. So kapag tumatakbo tayo, meron tayong speed dito, kilometers per hour. Ito yung digital natin, ito yung magiging analog. Okay, tapos another good thing sa kanya, wait lang, ibalik natin sa record mode. Stop muna natin yung recording. Then kapag gusto nating makita yung mga recorded videos, diinan lang natin to. Yan, diinan lang natin yan. Mapupunta na tayo sa mga recorded videos. Ayan. Ayan, ito yung, tignan ko, ito yung biyahe ko kanina. Try nating i-play. Ayan, makikita ninyo, kita ba yung plate number? Ayun, kitang-kita yung plate number ng kotse, oh. Diba? Galing niya. Ayan, oh, kita niyo yung mga plate number. Ayan. Ito yung nasa harap natin na camera. Ayan, oh, kita yung plate number nung mga sasakyan. Okay? Tapos, stop natin. Check natin yung nasa likod na camera. Ito yung nasa likod na camera naman. Check natin yung video na nakuha niya. Malinaw rin eh, oh. Ito yung maganda guys, kasi mabilis nating mare-review ngayon yung mga nakuha na video. For example, nagkaroon ng bangga o kaya naman hinuhuli tayo at alam nating wala tayong violation. Medyo magalaw lang yung camera ko sa likod. Ayan, kapag natatagtag. Ngayon naman guys, so pagpasensyahan nyo na madilim na sa paligid natin, gabi na. Medyo maliwanag pa rito sa street namin, pero ito yung ating dashcam. Tingnan natin mga bossing kung mayiging malinaw din yung kanyang kuha. Ito yung front camera natin. Ayan, tapos yung rear camera. So itutok na lang ulit natin sa rear camera para makita rin natin yung actual footage niya kung maganda ba yung kuha niya. Okay, so drive muna tayo mga bossing, mga ilang kilometers lang para makita natin kung maganda rin kumuha sa gabi itong dashcam na ito.